Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. So ngayon ako nandito sa Inagawan upang tingnan ko yung aking tiyuhin na gumagawa siya ng bantak o tinatawag nilang panggal. Pero dito sa amin kasi iba yung panggal, iba din yung bantak. Ito yung bantak na ginagamit upang manghuhuli ng alimango. Iba din to sa isang fish kids. Ito rin isang crab kids din to siya. Pero may pain din to siya. So sa ganitong araw ay Sunday, 24 October 2021. So ngayon ito yung mga gamit niya na kailangan. Itong nylon na ang size nito 120 niyo? 130. Ang size nito ay 130. Muntik nang magkatugma yung kwal ko. Panagna. Ay hula. At saka ito rin yun ang kawayan na ginagamit upang gawing parang ito. Yan. Ito yung tinatawag dito sa amin yung garaw, pero ito yung daanan ng isang alimango upang dito siya dumaan. Easy lang siya sa pag-enter, pero hard to get out. Ito yon. Hindi siya pwede makalabas dahil masikip na siya. Ang problema lang niya ay ang paglabas, hindi din siya pwede makalabas. Maliban kung yung pumasok na alimango ay king crab, pwede niyang sirain. Pero kung hindi pa siya king crab, talaga makukulong sila doon. Kaya sila nakukulong dahil mayroon tong pain doon sa loob na minsan ulo ng manok. Ang pinapain minsan yung ulo sa tao. Ayaw. Yung kuan yung liig ng manok pa rin. Ito yung kawayan na ginagamit niya. At halos ang kapal nito ay nandito sa mga 1/4. Tapos dinilisan to niya upang maganda sa pagtali. Ito yung mga daan niya ng sa paglinis niya. Yan ito yung mga kawayan na nangyari na. Pero ito na yung kabuuan na nagawa niya ng bantak. Ito yung tinatawag na crab kids. Iba din to siya sa squid kids. Kasi yung mahuhuli lang nito talaga ay yung alimango. Pero minsan mayroon ding pumapasok dito na uri ng isda, yung mud crab ay mud fish, yung palo yung isa pa, yung halwan yan, dalag yun sa pumapasok dito. Kasi yung mud crab minsan natutuyuan yan at masyado din yan siyang matakaw sa mga pagkain, kaya pumapasok siya. Pero kung nandoon na rin yung alimango, asya na ang kakainin sa alimango. Kasi nakiagaw na siya doon sa pagkain ng alimango. So ito yun, mga ilang nagawa na to, yo? Itong bantak na to? May 24 yan. Ang kabuuan ng lahat ng nagawa niya ay 24 pieces na. Pero kung itong isang pirasong bantak ay bibilihin sa'yo, magkano ang isang ganito? Ang isang piraso? Kasi pwede rin siyang gumagawa ng ganitong bantak. Kung mayroong hindi marunong maggawa, bibilihin din yan sa kanya. Sa'yo na yung one, yung mga gamit, yung kawayan. Basta pagbili lang niya ay 300. 300 o mura. O 300 ang bawat isang piraso. Pero pang ang gastos nito, magkano ang gastos nito sa isang piraso? Pwede na. O yung plus labor pa niya, kape, ano pa, yung tuba. Tuba. Yan, ito yung mga bantak niya na nagawa niya. 20 piraso. So, sa pagkangayon kasi, nung isang araw pumunta ko rito, nag-umpisa pa lang siya sa paggawa ng ganitong yung mga
paglala pala ng kawayan. Oh, nilalala niya para linisin ng maigi upang pag tali niya ay hindi na masyadong matigas at pwede na siyang mabaloktot. Ito rin yung ginagamit niya na ring. Ang ring nito nung una, ang ginagamit nito ay kahoy, yung parang bambu, yung balukawi. Yung ginagamit sa mga jungle warfare na minsan pinuputol yung puno at doon sila umiinom upang di sila mauuhaw. Pero sa ngayon kasi, nandun kasi yun sa bundok kaya hindi na siya pumupunta ron. Ito na lang ang ginagamit niya, itong metal na to ay nandito to sa gitna ng isang wire cable sa katulad ng mga local electricity. Ito yung matigas na uri ng bakal ang ginagamit at saka hindi to basta-basta magkaroon siya ng kalawang dahil may halo to siya na parang ano yun yung na para hindi kalawangin. Basta ito lang ang ginagamit niya, yung ring na yan. Ang size nito ay narito sa mga siguro 10 to siya. Oh, 10 cm ang kanya ang laki nito. Ang laki. Yung diameter niya ay 10. Ito kaya itong ginagamit niya upang mas magaan. Yan yung paggawa niya ng bantak, yung mud crab cage. So, bago yan sa ilatag doon sa isang area na manguha ng alimango, lagyan muna yan ng pain. Yung minsan yan, yung ulo ng manok, minsan yung pag medyo mahal yung manok, bumibili lang sila ng tamban niya, isda, at binabalot nila yung tamban sa isang maliit na piraso ng lambat upang hindi agad-agad mahuhulog at inaalatan. Kaso pag sobra ng alat, yung alimango ayaw kumain kasi maalat na, hindi na pumapasok. yan lang ang kanyang hanap buhay, ang paggawa ng bantak at saka isa rin siya sa nanghuli ng alimango at doon yan dadalhin doon sa kabilang dako ng banda ng Liti. Saan banda yun? Sa may Villanueva? Release pod? Sa Villanueva o sa release doon yan sa main Leyte. Minsan lang, dito lang sa amin sa mga tabi-tabi, dito sa may banda ng may biliran. Kaso kaya doon ayaw niya minsan pupunta doon sa biliran dahil maraming masasamang tao doon. Yung ninalakaw yung ito, yung mud crab kids ninalakaw, pati pa yung laman ninanakaw. Kaya minsan sila umuwi na walang-wala talaga at saka umuwi sila ng luhaan. Yung luhaan la dumadaga ko na, tumutulo na papunta ng pisngi dahil sa ang akalain nila ay makahuli sila lang marami, yung pala sila lang ang binabantayan doon. Kaya minsan sila ayaw nang pumupunta doon sa isang lugar na yun. Ang nawala sa inyo yung ilang piraso? 8. O sa 18. Sa twin ang dala mo doon 28. Yung dala niya doon pagpunta doon, yung tinatawag nila na dayo, nananayo sila doon upang doon sila maglatag ng kanilang lambat ay yung mud crab bantak. Ninanakaw yung 18, kaya umuwi sila at ito ngayon, panay na siya naggawa ng ganito pero iwan ko lang kung pumupunta pa siya bala sila doon sa isang lugar na maraming magnanakaw ng bantak o yung mud crab kids. So ito na yung kabuuan, ayan. Dito may tali, ayan may tali siya. At saka itong mayroon din itong kahoy na ginagamit. Ayan, ito kasi yung kahoy na to. Itusok to siya dito sa isang dito siya, siya para naman siya ay hindi gumagalaw. Ito yun, itutusok siya doon sa lupa. Ibaon to siya ng tulo hanggang dito sa may ganitong may sanga ng kunti upang hindi siya gumagalaw. Doon kasi to siya ibabaon sa mga yung tubig na pag high tide umakyat yung high tide, tapos pag low tide naman ibubababa kasi yung alimango naman
ay umakyat yan siya pag labil, lalo na pag mang high tide ay mga 2 cm ay 2 meters. Yan, masyadong mataas yung tubig na yan. So marami silang mahuhuli na alimango. Kung ang dagat ay mga 1 meter lang mahigit, medyo konti lang, pero mas maganda talaga pag high tide. Ano pang kadalasan ng kwan nyo, yung pag kwan bilog ang buwan, okay ba manggol alimango? Yung pag dulo, pag ngit-ngit na dulom, okay. Awala, lahat ng araw pwede, sa depende lang sa tubig. Ah, yung pala ang paghuli ng alimango, kahit full moon, ala pag full moon mas mataba yung alimango. Pag hindi naman full moon, pwede rin. Pwede sila manghuli ng alimango kahit anong oras, pero it depends upon the high tide of the water. Kung ang tubig ay 2 meters, that's a very good to catch a crab. Pero kung mga low tide, medyo mahirapan sila, kunti lang yung alimango. Hindi umakyat doon lang yan sa mga tubigan, hindi siya umakyat doon sa may latian area o yung swamp area. Kasi yung alimango na mud crab ay nabubuhay yan doon sa itaas. Hindi katulad ng blue crab na doon talaga sa tubigan. Ito kasing uri ng alimango ay umakyat upang doon siya manginginain. So yan ang dahilan na naglalagay sila ng ganitong uri ng panghuli ng alimango, yung mud crab cages. Yan. At tapos niyan, lalagyan niyan siya ng yung takip. Bago niya talian sa nylon, itali muna sa isang dahon ng buri para yung giya na yan ay para ma-maintain niya yung lawak o yung laki ng kanyang tatalian na anong tawag niyan? Garaw. Garaw. Yung entrance ng isang mud crab cage. Yan, talian niya yan ng dahon ng buri. Pagkatapos niyan, isunod na yung nylon. Yan, mga ilang araw din tuyo matapos ay isang ganito, yung bantak. Kung lang mga kalahating oras matatapos na sa isang sa isang araw makagawa ka pala ng 5 piraso. Sa isang araw pala makagawa siya ng 5 pirasong ganito na mud crab cages, kung nandyan yung lahat ng mga gamit. Pero kung wala pa yung mga gamit, medyo mahirapan kataga pag tapos sa 5 piraso sa isang araw. Pero bago siya maggawa naman ay kumpleto na yun. Mayroon na mga tali ka ito, katalitong kawayan, at saka yung entrance ng o yung bunganga ng bantak, yung mud crab. Yan, tinatalian lang muna niya. Yan. At ito rin yon yung kasama ko nung una, nung nang huli kami ng alimango ng madaling araw. Siya rin yun ang aking kasama noong nag unang vlog ko na paano pag retrieve at saka pag lagay ng bantak. Di ba yun, no? Ito kasama ko ang aming kuan. Yan, ginagawa niya at tinatalian na yung bantak, ay yung entrance ng isang alimango ang bantak. Yan, gamit ang isang nylon. Pero mas yung nylon na ginagamit niya maliit na kumpara dito sa unang-una. Mga 100 lang sa iyo, no? Ang laki nito. Oh, 100. Oh, 100 na lang yung size ng nylon na yan. Pero yung unang-una ay 130. Ang size yun ang min na nylon na ginagamit. Ito siya, kung hindi lang siya ang mahuli nito na yung king crab, hindi ito siya masira. Pero kung king crab, ngangat-ngatin lang to ito mga konekto, mga wuling nito, at lumalabas na yun yung alimango. Pero kung mga kwan lang, mga 1/2 ang laki, hindi pa makawala ang alimango nito. Pero kung king crab na, kasi masyado na yung malakas, yeah, pwede na yung kagatin. Pero kung bago pa, mahirapan din yung king crab. Ang kadalasan nasisira yung mga luma na lang na bantak, at saka yung kwan pa, yung mga masasabang tao ninanakaw yung bantak. Pero hindi nila alam na kwanto ang paggawa nito.
pagod at saka ang puhunan nito pawis. Kasi yung iba naman nanguha na lang ng bantag, nagnanakaw dahil hindi sila gumagawa. So ganyan ang pagtali ng bunganga ng isang entrada ng mud crab cage. Ayan, sa inilagay doon sa loob as ilalim, under, go under, og nila pa go under, then tight it, then go under, then tight again. Yan, yan ang pagtali ng isang bunganga ng mud crab cage, o yung tinatawag dahil minsan ito bantak. Pero hindi ito siya makahuli kung walang pain. Kailangan talaga mayroon siyang pain na ulo ng manok o di kaya isda na tamban tinatanggal. So yan lang ang kwan yan. Pag natapos na yan, naka kwan na sa isang ikutan. Isang ikot lang tayo, no? Oo. Hindi na kailang dublihin pa. So isang ikot lang pala ang pagtali nito. So kompleto na siya. Ayan. Katong nang kumuno ni Frankio ngadto sa release katong panahon ng bagyong Maring, nakadagam mo dato? Dili ko Maring ang nasundan. Nasundan? Oo. Katong sa tong bagyo ay duha mi ka bagyo. Oo. Kontra dito ang mga limango. Nagbahin na mi og sinto siyo, sinto ay kontra mga liburang halin. Adi bali kaysa wag yun ay og bilik pa ko perfect sa kuan nga mubaha. Oh. Ay nang pasagad lang ko kuan nga ato nin isag ka ay mubaha din eh. Okay, ay pagkauman og sag ka baha na wa pa ay kung mga piusa ta kape da yon. Eh, like po, brandy, kape, kape, pagka humagkape, bahada yun. Timingan? Dito naman may sakuan, dito naman may bahay ni Intoy. Kumpirita. Intoy nga kuan? Nga, kuan din. Binisio? Dile, nga taga Trilet. Oo. Oh. Tagliya dito, kanipaan dito sa among dunggoan. So, yan na, yan na. Kunti na lang, isa lang kuan na lang. Isang buri na lang ang makuha niya. Pag naabot na dyan, okay na siya. Ayan. So ganito lang ang pagtanggal o paggawa ng mud crab cages, o tawag namin dito sa local term ay bantak. Ito yung mga indigenous na panghuhuli ng alimango dito sa amin. Ito yung mga pinakaluma talaga. Ito yung mga sinauna pang panahon. Ito yung ginagamit. Yung iba pang anong una sa wala pang bantak, maglagay lang sila ng kupra, painan ng kupra sa dami pang alimango nung una. Pero ngayon hindi na maloko yung alimango sa kupra. Di ba yun, no? Oh. Kupra. High-tech na. High-tech na alimango ngayon. Sabi alimango, ano kami? Okay. Gataan lang ninyo agad. Kailangan talaga painan na sila ng masasarap na pagkain para lalapit sila. Manok at isda. Yan. So, yan na. Natapos na ang paggawa niya. So, this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog. And don't forget to subscribe and like and share it to your principal. See you and God bless us all. Bye-bye.